Malapit na ang SONA, pero ang mga kababayan natin sa Marawi umaasa na hindi pa sila nakakalimutan ng Pangulo. Si Richard ay nagpunta doon para kausapin yung mga bakwit at gusto natin malaman kung ano ba yung kanilang sentiment on the ground. So may dalawang panig, no? Sa isang banda, of course, nakausap natin yung AFP, Armed Forces of the Philippines. Nakausap din natin, of course, si Defense Secretary Delphin Lorenzana yung nakaraan na buwan. Gusto natin sana yung matinong explanation. Bakit ang tagal, no? Yung process ng rehabilitation. In fairness, the security environment has significantly improved, no? Yun ang bibigay natin sa kanila. Pero ang concern kasi ng mga civil society organizations at saka mga youth leaders na nakausap natin, and of course, mga evacuees, is that hindi lang mabagal, may problema din tayo pagdating sa inclusiveness of the process of creating a blueprint for rehabilitation of Marawi. Ang concern nila is that pag titingnan mo yung mga blueprint na lumabas for restoration of Ground Zero, literally, ang daming white elephants. Ito yung mga magagarang at magagandang mga buildings that they don't know where they're gonna put it. Kasi ang mga residential area po yan, no? May mga tao na may titulo dyan at nakatira dyan for generations and generations. At ang feeling nila, very elitist po yung approach dyan. It doesn't look at the needs of the people, yung grassroots people on the ground, no? At in a way, the fact na mabagal yung rehabilitation also provides this opportunity para mag-correct itong mistaken blueprint, no? Yung exclusionary blueprint na ginagawa for Marawi. At yan ang pag-usapan natin dito. So guys, dito kitang-kita natin yung mga sinyales na nagsabi no consent, no demolition permit. Ito yung efforts ng mga residents dito at of course efforts ng mga community leaders and organizers dito na sisiguraduhin na yung mga bahay ng mga tao, yung mga biktima dito ay mababalik sa kanila, no? To make sure na hindi ito ma-demolish without the permission at saka yung consent ng mga tao na may-ari dito. In fact, sa kabila makikita natin yung ibang tao nilalagay po nila yung pangalan ng kanilang pamilya, pangalan ng mga may-ari, in-assert po nila na sa kanila yun, no? Na sana isang araw makabalik sila dito at itong mga lupa na ito, no, ay hindi pupunta sa ibang tao, no, or hindi pupunta sa ibang kumpanya or private sector or sino man gusto mag-reconstruct dito. Anong mensahe niyo sa Pangulong Duterte, no, especially pagdating dito sa reconstruction at rehabilitation ng Marawi? Sana magkaroon ng matinong rehabilitasyon. Kasi nga, kung hindi ito maayos, ang problema, what happened, what will happen after Duterte administration? Sa amin ito magbabalik. Magbubumirang ito sa amin. No? Like yung sa issue ng boundaries ng mga lupa. No? Kung hindi ito maayos, eh babalik ito sa amin at the end of the day after the Duterte administration. And then in Lanao, number one causes of family feud is land dispute. We are very consistent na kung hindi kami makakabalik, hindi sino kami. Ayaw namin yung displaced people, displaced person to be our forever and permanent identity. We are Maranao, we are people of the lake, we are people of Marawi. Supposedly, temporary lang iba dito na 6 months lang, pero lampas sa isang taon na yung iba. Anong estado ng reconstruction sa Marawi? What are we looking forward to? Are we worried that kung mabagal tong rehabilitation, which many people are saying is the case, this could create a new wave of discontent and unfortunately feed and fuel extremism there. That is a very accurate assessment. Ano? Unfortunately, reconstruction and rehabilitation has not started yet. Pati nga yung clearing hindi magawa dahil there are still about 45 unexploded big bombs yan. Ha? So we're still in the clearing operation phase. We are still in the clearing of the unexploded ordinance. Magto 2 years na tayo sa Marawi, mixed picture in terms of improving security situation, but rehabilitation or reconstruction, napakabagal po. This month, July po, is the deadline for the return of internal displaced people dito. If walang proper transitional justice, if hindi sapat yung assistance na ibibigay sa kanila, if maraming tao ay may grievance, may complaints na feeling nila dinayaan sila, na walang sila ng kabuhayan, ng bahay, at walang proper grieving process or recognition of mistakes, then unfortunately, may risk ulit na maraming tao ay bumalik sa radicalismo. Above all, ang concern ng tao dito also sa Marawi is
Anong mangyari pagkatapos ni Pangulong Duterte? Will the succeeding leaders dito sa Pilipinas, will they have the same level of commitment? Or sana they'll have even more commitment to make sure that Marawi, to use President Duterte's words, will be beautiful again. This is Richard Hidarian. Stand with us. Stand for truth.